ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hello kids! May papakilala ako sa inyong bagong kaibigan. Gusto niyo na ba siyang makita? Eto na siya! Hi! Kamusta kayong lahat? Ako nga pala, si Perry Parrot. Makakasama natin siya sa ating aralin ngayong araw na ito. Ang ating asignatura ngayon ay Edukasyon sa Pagpapakatao para sa Grade 1. Tayo ay nasa unang markahan, ikatatlong linggo. Ang ating aralin ay Pangangalaga sa Katawan at Kalusugan. Paano nyo nga ba napapangalagaan ang inyong kalusugan? Mukhang alam ni Perry Parrot ang sagot. Alam mo ba kung paano mo alagaan ang iyong sarili? Alam mo ba kung paano mo alagaan ang iyong pangangatawan? Kayo mga bata, alam nyo rin ba kung paano nyo pangangalagaan ang inyong katawan at kalusugan? Umpisahan na natin. Matapos mong makilala ang iyong sarili at malaman na mayroon kang mga kakayahan at kahinaan na dapat paunlarin, alam kong handa ka na sa susunod na paksa. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaglarawan ng iba't ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa iyong kalusugan. Kasama sa iyong matututuhan ang pagkilala sa mga paraan o gawain na makabubuti o makakasama sa iyong kalusugan. Malilinang mo din dito ang wastong pangangalaga sa iyong sarili. Pakinggan natin ang usapan ng magkaibigan. Ako si Dino. Naliligo ako araw-araw. Nagsisipilyo ako ng ngipin pagkatapos kumain. Natutulog ako nang malinis ang aking katawan. Nagpapakonsulta ako sa doktor upang masuri ang aking kalusugan at maiwasan ang pagkakasakit. Ako si Lena. Isinusuot ko ang aking malinis na damit kahit nasa bahay lamang. Inuhugasan kong mabuti ang aking mga kamay. Sumasabay ako sa aking mga kapatid sa pag-ehersisyo upang maging malakas at masigla ang aking katawan. Tungkol saan ang pinag-uusapan ng magkaibigan? Magaling! Pinag-uusapan nila kung paano nila pinangangalagaan ang kanilang kalusugan at pangangatawan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 16, pakibasa mo nga! Ikuhit ang tatlong maliliit na kahon sa iyong kwaderno. Kulayan ang pula kung ayaw ito sa napag-usapan ni Nadino o Lena. Ang galing mo pala magbasa! Bilang isa, nagsisipilyo si Dino pagkatapos kumain. Kukulayan mo ba ang maliit na kahon? Ikalawang bilang, malinis ang suot ni Lena sa loob ng bahay. Kukulayan mo ba ng pula ang kahon na ito? Para sa ikatlong bilang, nag-e-ehersisyo si Dino kasama ang mga kaibigan. Kukulayan mo ba ng pula? Ating tandaan, mahalagang pangalagaan mo ang iyong sarili. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong sarili. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng paglilinis ng katawan, pagkain ng tama at mayaman sa nutrisyon, pag-e-ehersisyo, at pagsusuot ng malinis na damit kahit nasa bahay ka lang o aalis.
kailangan lagi malinis ang iyong damit. Ating tandaan, kailangang iwasan mo ang mga diwastong gawain na maaaring makasira sa iyong kalusugan. Halimbawa nito ay ang hindi paliligo araw-araw. Pagkain ng junk foods, makakasama yan sa iyong kalusugan. Alam niyo ba kung bakit siya tinawag na junk foods? Dahil itinuturing siyang basurang pagkain. Dahil parang ipinapasok mo ang basura sa iyong katawan. Dahil ang junk foods ay makakasira sa iyong katawan. Maaari kang magkasakit ng dahil dito. Hindi pagpapalit ng damit. Ang baho na niya! At labis-labis na paggamit ng cellphone. Kayo, baka sobra-sobra din ang paggamit niya ng gadget, ha? Makakasama yan sa inyong katawan. Ikaw naman na magbasa, Perry. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin ang mga sitwasyong nakasulat sa ibaba. Sabihin o isulat ang iyong gagawin. Dagdagan ang paliwanag kung bakit ito gagawin. Bilang isa, naghain ang nanay mo ng pritong isda, ginataang kalabasa at soft drinks. Alin ang pipiliin mong kainin? Ulitin ko, naghain ang nanay mo ng pritong isda, ginataang kalabasa at soft drinks. Alin ang pipiliin mong kainin? Para sa bilang dalawa, malamig ang panahon. Matapos maglaro, ay pinapili ka ng iyong nanay kung maliligo o hindi. Alin ang pipiliin mo? Ulitin natin, malamig ang panahon. Matapos maglaro, ay pinapili ka ng nanay mo kung ikaw ba ay maliligo o hindi. Alin ang pipiliin mo? Ikasampu na ng gabi, saktong palabas sa TV, ang paborito mong pelikula. Manonood ka pa o matutulog na? Ulitin ko, ikasampu na ng gabi, saktong palabas sa TV, ang paborito mong pelikula. Manonood ka pa ba gayong gabi na? O matutulog na? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, pahina 19, basahin ang tula. Punan ang mga patlang ng tamang salita gamit ang pagpipilian na matatagpuan sa loob ng kahon. Isulat ang letra ng tamang sagot. Sarili ko, pangangalagaan ko, ni Jay Lopo. Bata mang paslit, ay tunay ngang nalalaman ko na sa patlang ng sarili ay dapat matuto. Ang aking kalusugan ay isang yamang matatamo kung iiwas ako sa gawain at pagkain diwasto. Hindi na magpupuyat upang maaga ang gising. Pagbababad sa TV o cellphone ay patlang. Pagbabasa ng aralin, aking uunahing gawin. Patlang ng isda at gulay ay sisimulan na rin. Paglalaro sa kanal at pagpapatuyo ng pawis ay iiwasan. Pag patlang tulad ng jogging gagawin, palagian maduduming kuko ay puputulin. Palad ay hugasan, patlang. Na pangangatawan, iyak makakamtan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, pahina 20, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong pangangalaga sa katawan? Pagmasdan ng larawan, A or B,
alin ang nagpapakita ng wastong pangangalaga sa katawan? Ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang gawain upang maging malusog? Alin kaya sa dalawang batang yan ang nagpapakita ng tamang gawain upang manatiling malusog? Alin sa mga sumusunod ang bunga ng diwastong pangangalaga ng isang bata sa kanyang katawan? Ano maaaring mangyari sa kanya kapag hindi niya inaalagaan ang kanyang katawan? Alin sa mga sumusunod na gawain ang nakatutulong upang maging malinis ang iyong katawan? Alin kaya sa dalawang yan ang magpapanatiling malinis ng iyong katawan? Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng isang epektibong paraan upang makaiwas sa sakit ang ibang bata? Alin kaya dyan ang dapat na gawin? Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Mapapanatili mong masigla ang iyong katawan. Malalayo ka rin sa sakit. Matutulungan mo ring malinang ang iyong kakayahan. Ngayon, alam mo na ang wastong pangangalaga sa iyong sarili. Gawin mo ito at sundin. Bago matapos ang araling ito, tayahin mo ang iyong naging pagkatuto. Paghusayan mo ito. Binabati kita! Natapos mo na ang ikatatlong linggo ng ating aralin. Kung hindi mo pa tapos ang module, anong dapat nilang gawin, Terry? Maaari mong balikan ang module upang ipagpatuloy ang pagsasagot nito. Maaari mo ring balikan ang video ito upang maging katuwang mo sa iyong aralin. Ang galing! Hanggang sa muli, mga bata, paalam! Sa pakikinig, mga bata, tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli! Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.